Hello mga ka-blessing! Ngayon dyan, let's go, pakinggan natin itong sana. Inuuna ko to guys, kasi sabi niya ate, parang familiar daw siya itong Gagong rapper. Yeah, let's go, pakinggan natin to. Super classic na ano talaga, no? Ano para yun? Alam niyo guys, 10 million views. Like, oh, grabe. Super. Ano yun na? Kahit sobrang tagalan na ito. Itong panahon na, ito na panahon to, hindi pa uso ang YouTube nito, 2009. Ano pa nag-start ang YouTube? Around that time, actually. Oo? Oh? Like, tignan niyo. Parang nag-boom talaga na naalala ko mga Lakas mo ang boses mo, baka ano, hindi madinig. Ano kasi, wait. Parang grade 5, grade 6 ako. I don't know what date that was. Basta ano, ayun. Dun, yeah, parang 2009, 2010, kasi yun yung mga time na nag-aaral ako. Ay, hindi, earlier eh, mas earlier. Pero that time siya mas nag-boom talaga yung YouTube, parang 2010. Pero earlier, parang gumagamit na ako yun ng YouTube dahil dun sa Friendster. Kung meron na ako mga kaedad dyan, if naaalala niyo, di ba parang ginagamit natin yung YouTube? Parang kinakopy natin yung link para i-post yung kanta natin na gusto sa Friendster accounts natin. Eh, ewan ko kung nabutan yun pa. I'm sure nabutan na yung pa dyan kasi mas may naano pa sa akin dito eh. Mas may sumatanda pa sa akin. Ayun. And eto, hindi ko to familiar song talaga. Never ko to na dinig dati. Ikaw? Sa akin, ano, yun pa lang, kaya pala, ano, familiar yung Gagong rapper is because of Kapit. Yung sa puso ko'y nag-iisa. Ah, yun pala to. Okay. Kaya, eto ang request kasi. And, yeah, continue tayo. Kapita sa'yo ka, na parang sa huling LP mo. Mapayakyaman o tango, paborito ni sa'kin to. Ito talaga ang ano niya? Like, ganito talaga yung mag-rap? Parang the same? Yung piano din, ano, ganyan din yung ginamit sa Kapita. Pero ganyan talaga ang boses niya. Ganyan siya mag-rap na parang lasing. Ganyan yung maalala ko, ganyan. Oh, yeah. Ibigay ko sa'yo lahat ng luho. Basta't malaman mo lang sa lahat ay itibiro. Sana'y marinig mo, sana'y mapatamar ko, na ikaw lang ang iniinig ko minuminuto. Sana'y malaman mo na meron sa'yong naghihintay. Nandito lang ako, magmamahal sa'yo ng tunay. Nakakapagpabagabag, kumakalungkat sa pagdaman ko. Madami pala to sila. Yeah. Na-remember ko, iba-iba yung nag-reverse sa Kapit. Yung Kapit lang alam ko na solid. Pero alam ko, sobrang solid to eh. Isipin nyo, 2009, 10 million views. Tapos, hindi pa uso yung YouTube nito. Ang lahat ng tao, hindi pa nakakapag-access ng ano. Mga kaedaran ko yung panahon. Talagang solid to eh. Panahon natin to guys. Kaso yung Kapit, ko sa'yo ay hila, naglalagablab, lumiliyab aking mga pangarap. Kailan saan kaya puso mo ay makahagilap? Saan na ba ako lagi nakatingin? Nananalangin, sana ikay mapasa akin. Simoy ng hangin, dumadampi sa aking muka. Hindi ko napapansin ako pala ay tulala. May himala, papasa akin na narating. Sana makasama ka at akin nang makapiling. Sa pagising, sa aking pangulat ng mata, kulang sana sa akin na kayakap ka. O sana, 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 o sana talaga. Imahinasyon nitong pagmagkatotoo na. Sana makamita, sana makasama ka sa tina. Sana madala na kita sa pwestong kaaya-aya. Parang itong
tono, eh, ang boses ng babae dito, same lang sa babae din dun sa kanta ni Hambog. Di dun. Hindi ko alam. Pata lang sila at it really hurts. Gagong rapper ba yun? It really, anong kanta yung it really hurts, guys? Yung kabit yun. It really hurts. Ay, kabit. Ah, oo nga. Oo nga. Eh, kasi ang tunog yun eh. Kasi yung parang nanagawa ng buong. Feeling ko, pinagdaanan niya to eh, no? Na-experience. Kasi yung delivery niya eh, parang siya talagang damang-dama niya eh, or magaling lang siguro siya talaga, ano, gumawa ng flow, tapos naano niya talaga na parang dama niya ang lyrics eh. Kaya yun, sobrang ganda ng flow niya, guys, ha? Pahagaan na kita para bakong nabaliw, o aking giniw ako sa'yo'y naaaliw, para pagpaksiw, ikaw ang aking paborito. Parang ano rin, no? Totoo din yun, no? Pagka-komplikado, parang totoo dyan eh, no? Pagka-komplikado ang situation nyo. Na ano? Pagka-komplikado, like komplikado, complicated yung situation nun sa pag-ibigan, parang totoo, parang nandun na, mas nandun ang true love kaysa yung maayos ang ano nyo. Example, basta komplikado, ini concept lang, what comes easy won't last. Oo, ganun. Oo. Oo, ayan. Yun lang. Basta parang naniniwala ako doon. Parang naniniwala ako doon. Basta ayun. Maganda 'yun, ha. It depends, but parang depende 'yun. Oh, depende naman. Let's not confuse it sa mga toxic relationships, kasi minsan lalo na 'yung mga sa mga bata pa, you know, teenage year or even early 20s ng mga tao, feeling nila pag, ayun nga, pag may complication, feeling nila that is just how love is, parang normal lang yung ganun. When in fact, nagiging toxic na pala yung relationship. Nakadepende din yan. Depende sa situation, guys. Pagka cheat na, wala na. Iba na yan. Ano, you need to, ano talaga, the silver lining, kumbaga, parang know your limits, alamin niyo yung boundaries niyo, tignan niyo kung is this the love, is this a pain that is normal pa sa relationship, or purely toxicity na lang talaga. Kasi you know, complicated love doesn't have to be complicated all the time. That is what I believe in. Depende yan, dapat parang ibig sabihin is complicated na in a good way. Meron mga komplikado na mga in a good way. Pero komplikado na in the bad way. Yun na, parang hindi na yun ano. Kaya nga, easy lang siya sabihin. But how do you determine? Yun. So of course, hirap. Normal yung problema sa relationship, normal ang complication. But you have to know nga the boundaries. You know, you must know and you must learn how to determine which is which. Ano yung mga complications or mga problems na acceptable pa within the boundaries pa, and ano yung mga complications na wala na, outside na siya, sumusobro na talaga, and toxic na siya. So you need to determine that, because not all the time love has to, again, hindi kailangan na love ay complicated. Nakalimutan off na lang sulat eh, kaya pala medyo mas maganda kasi naka-off ang ayan, no, diba? Mas pumuti ako eh. Kung ako'y nalulumbay, halikan mo lang ako para ba akong inibatay. Nawalan ng malay sa halik pang sobrang tagis. Nakuha lang kita, handa na kong magtiis. Kahit gano'n baka tagal ang panahong lumipas, sa'yo ko lang ilalaan ang minuto at oras. Pagkat sa puso ko, ikaw lang ang gamot. Ikaw ang bumura ng hirap ko at tukot. Malagot mo na palad, kailan ko mahahawakan ang matagis mong halik, kailan ko matitikman. Sabik sa iyong pagmamahal.
old school na talaga yung multi-multi, no? Tingnan yung multi nito, guys. Sobrang ganda. Kaysa may mga song na napakinggan ko ngayon na mga multi na basta na lang kahit anong last word, basta pagkatunog lang. Minsan nga, hindi na magka-rhyme. Yeah, yeah na lang ka magka-rhyme. Or is lang na lang para lang masabihan na multi. Hintayin kita kahit ka na makatagal maging hangal. Okay lang yun, aking patangkapin. Makuha lang kita at puso ko ay tahapin. Ibigin mo na para bang lumilipad. Sana bang harap kung ito lahat ay matupad. Hindi madali pero hindi na mapakali na sana bukas ang bawat buhos at tulo ng luha. Ikaw wait, so, parang talagang nakainom sila, no? Feel ko ang boses nila na parang nakainom sila eh. Or sinasadya nila ang ganitong mga pagkabigkas. Ma-uy. Oh, parang it's a sad song. It's like a song na nag-yearning for love. So, okay. Pero unique ha? Unique yung style na dito guys ha? Para magpunas ang makatabit makayakap ko. Ikaw na sana ang makamit maging kalinga ko. Ikaw na sana at sana pakinggan mo awiting inaalay. Eto pakinggan mo tanging masasabi ko ay ganyan talaga ang signature ng ano, old school, no? Meron talagang babae. Pero, ano talaga parang, yung rap before? Yung tinatawag lang, touch. Alam nyo ba, guys? May na-observahan na ako, ah. Talagang totoo talaga din ang mga sabi ng mga tao, ah, na ang mga kanta ngayon, focus lang talaga sa flow at sa beat. Kasi ito, guys, ah, sobrang solid ang lyrics dito, guys, ah. Napaka-simple lang tignan, pero ang creativity ng pagkagawa ng lyrics, sobrang solid talaga. Inobserbahan ko ang lyrics. Ngayon, matapos na lang ang kanta, beat lang, parang ganun talaga. Pero di ko ni lahat ng mga ano ha. Pero meron talaga akong nadinig na sa flow lang nakapokus yung lyrics. Ikaw, meron ka napansin no? Mga ganyang kanta ngayon no? Oo, di ba no? Oo, oo. Parang hindi na nakapokus nila sa lyrics eh. Parang sinasacrifice na nila yung lyrics para lang maganda pakinggan sa flow na gusto nilang makuha. Parang ganun. And, pero hindi naman lahat na no, madami ding magagaling. Ano din kasi yan eh. Pag rapper ka, dapat din rich yung vocabulary mo. So if ano somehow yung mga I think for rappers you need continuing continuing study din, parang yung education is a vocabulary. Oh, mag-practice yung always sila. You need to improve it every time. You still still need to work on it every day. Kahit pag, ang iba, freestyle mo practice. Ganun. Discover new words. Parang read a book, watch a movie. May iba talaga din na magsusulat kahit di gumawa ng ganta. Basta like trip lang magsulat-sulat. Ayun. Yun nga yung nakita ko. Parang yung mga, yung
pagiging rapper talaga, it's a continuing profession. Profession, it's a continuing learning. Hindi lang process. Hindi ka lang gagawa ng sulat ako ngayon kasi gagawa ako ng music. Hindi ganyan. No, oh. It's a process. Oh. Nagbi-build up ganyan. It could be concept ang nauna mo, then there goes a song, or first maghahab ka ng kanta or ano, then magagawa mo ng lyrics. And pero hindi ko naman nilalat, mas madami na nga, mas nadagdagan na nga magagaling na rapper eh. Ngayon sobrang dami ng magagaling. Meron lang talagang oo nga, totoo talaga rin sinasabi nila. Kaya guys, mga place naman din kasi talaga lahat sa industry. Oo, pero because, di oo. Even if we say that this songs doesn't have ano meaningful lyrics, pero I think yung point naman kasi ng kanta is for jamming lang siya, for partying lang din siya. So, di ba? Music is not just for one emotion lang naman. Hindi lang naman yun yung kinaka, yung coverage ng buong music industry. It covers the whole emotions of a person. Kung sad ka, you have this meaningful song. If you're happy, then you have this, wala, feel good song lang. If you just wanna party, you just want to dance, beat lang nagdadala. Beat lang, then let's just have a little lyrics. Ganyan, no? Ganyan din, no? Every artist's song will always have a place in this world. So, nasa sa'yo na kung tatanggapin mo yun or kung ayaw mo, that is our right na rin. But we cannot negate their talent. May talent pa rin. Hindi rin tama kung i-discredit na lang natin sila because it didn't fit our emotions. It didn't fit our standards. Parang ganun. There's still talent. There's still some super power of skill. Mas dumadami na nga ang magagaling eh. Mas madami na nga style na napapasok ngayon. And yeah guys, and that is, sana nagustuhan nyo reaction video na to. Kung nagustuhan nyo, like the video. O hindi, dislike na lang. And bago na didapusin to, shoutout mga tayo. Shoutout to In The House 76, Brian, Austria, Raymart, De La Torre, and that is it guys. Subscribe. Lakbayin ang mundo, kahit ako mag-isa, gagawin ko ang gusto, kahit magalit ka pa, hindi.